Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 25, 2023, Webes, para sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 22 verses 30 and then 23 verses 6 to 11. Araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya, kinabukasan ng mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin, saka kinalagan si Pablo. Ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ay nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo naman naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol, "Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya?" At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating pong unang pagbasa ay narinig natin ang kwento na kung saan si Pablo ay nililitis kasama ang mga punong saserdote at mga Pariseo, na dito rin ay nagkaroon ng matinding pagtatalo-talo laban mismo sa mga paniniwala ng mga Pariseo at saserdote o yung mga Saduceo at Pariseo, na ito ay naging daan upang makapagpahayag si Pablo ng tungkol na sa mabuting balita na patuloy na tinatanggihan ng mga punong saserdote mula sa hanay ng mga Pariseo at Saduceo. So, sadya pong mahiwaga, no, ang misyon ay pinagkakaloob ng Panginoon kay Pablo at sa lahat ng mga alagad na ang kanila pong mga paghihirap na nararanasan ay nagiging daan upang makapagpahayag, no, ng magpatuloy na makapagpahayag ng mabuting balita. Kung kaya baka isipin natin din mabuti, no, na inihiling o yung mga hinihingi ng mga pagkakataon na kala natin puro yung mga problema natin ay problema lang, no, pero ito ay meron din palang dulot na maganda, hindi lang para sa atin kundi para sa mga taong ating nakakasalamuha. Yung pagkakasakit natin ay pwedeng maging daan para mas maipakilala ang Diyos, na minsan, no, sa pamamagitan ng ating pong pinagdaraanan ay nagiging daan din naman ito upang maihatid sa mga taong meron din pinagdaraanan ang sagot sa kanilang mga tanong, no, yung mga mensahe ng Panginoon na kailangan nilang maihatid ay sa ganitong paraan din nangyayari. Kaya nga sa muli, no, sa unang pagbasa, ito ay nangyari sa Jerusalem at sinabi ng Panginoon kay Pablo na ganun din ang gagawin niya sa Roma. Magpapatotoo siya sa lahat ng mga tao na uusig at lilitis sa kanya
doon sa hukuman sa Roma hanggang sa makamtan niya ang pinakahuling kumbaga, kasi ang pagiging martir, no, ay isang biyaya din, at ito yung tatanggapin ni Pablo pagdating niya sa Roma. Kaya nawa patuloy natin na pagdasalan din, patuloy din natin na pagsumikapan na sa anumang aspeto ng ating buhay ay magamit natin ito para sa kapakanan ng mabuting balita. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.